For example, f of x is equal to x squared minus x plus 2 all over x minus 3. Ngayon, kung itatanong nyo sa mga, ba't ba laging f of x? Wala lang, nasanay lang tayo. Kung gusto nyo initial ng crush nyo, edi pwede naman, wala namang problema yun sa akin. So, any variable will do as long as may of x ang kasama. Function yun. So, next ay vertical asymptote. Vertical asymptote, you get the denominator, x minus 3, equated to 0, solve for the value of x. So, x will be positive 3. Ito na yung vertical asymptote. Ma'am, kailangan laging sinisirkelan? Hindi naman, trip ko lang. Bakit ba? So, kung trip nyo din, edi gaya-gaya kayo, okay lang, wala namang problema. Pero kung ayaw nyo, wala ding problema. Kahit you leave it as it is, x equal to 3, okay lang po. Next, we identify the horizontal asymptote wherein n is the highest exponent ng numerator and m is the highest exponent in the denominator. So, dito, yung highest exponent natin sa numerator ay 2. Tapos, ang highest exponent naman natin sa denominator ay 1. Then, we compare n at saka m. So, obviously, n is greater than m. So, pagka ganito, we don't have no horizontal asymptote. Pero we have an oblique asymptote. Later na lang, just to show you, ipapakita ko paano ginagraph pagka walang horizontal pero may oblique.